Alright, good once again mga kapatid. Welcome po muli, welcome sa ating channel, Eric Ambaki. Alright, for this video mga kapatid, i-update ko po kayo patungkol po dito sa aking brother Fane. Ayan. So, ayan, maulan po kasi yung pagdating ng bagyong Paing. So, lahat po ng area dito sa bansa ay talagang, ayan, nakaranas po ng matinding ulan. So, i-update ko po kayo dito sa aking brother pin. Pagdating po dito sa brother pin na ito, mga kapatid, ang brother pin na ito, ginawa ko po ito para maging observation ko po pagdating po sa yung pong nanay na isasama yung, yun pong mga sisyo na isasama yung kanyang nanay sa loob ng kulungan. First batch, yung andoon, okay po yung naging resulta, yung 19 piraso. So, ipapakita ko po sa inyo yung unang batch na kasama yung nanay. 19 piraso po ito. Ayan. Okay po yung resulta mga kapatid. 22 po yan, kaya lang, ayun. Nabinta ko po yung tatlo na ipakita ko na po previous vlog na naibinta ko po yung tatlo. Okay po yung resulta mga kapatid. Sa sumunod na batch, doon po nagkaroon po ng problema. Ang batch na ito ay tatlong inahin po yung may-ari ng mga sisyo na ito. So sa tatlong inahin mga kapatid, yung kanilang sisyo ay isinama ko na lamang po sa isang brother pin. Kaya lang, ibabahagi ko lang sa inyo na mayroon po akong problema na ni-encounter dito. Ang problema na yun mga kapatid, ang nanay na ito, itong kasama nila, ayan kung nakikita nyo po, maraming sisyo po ito. Hindi ko na po nabilang kung ilang piraso po ang nandito. Mahigit sa 20 po ata ito. Tapos may manok pa dito na nasama. Ang nanay na ito mga kapatid, kasunod po ito sa unang inilagay ko dito. Ang nangyari po sa unang nanay na isinama ko po dito sa mga sisiw, namatayan po ng tatlong piraso mga kapatid. So ito po ang posible ninyong ma-encounter sa ganitong sit-up. Ang nanay na yun mga kapatid ay hindi po maingat sa kanyang paa. Ayan. Alam naman natin pag yung bagong pugad na mga sisiw ay hindi pa po yan masyadong maliksi. Ang iba niyan ay namamatay po pag naapakan ng kanilang nanay. Ang inahin na ito, okay po siya mga kapatid kasi nararamdaman niya po na ang sisiw ay kanya pong naapakan. Pag naapakan niya po, agad-agad niya pong itinataas yung kanyang paa. Yun pong unang nanay na inilagay ko dito. Kung nakikita nyo, ayan, may ang pruwiba po na hindi po yan lahat sila magkakapatid kasi may maliliit at mayroon na pong malalaki ng kunti. Yung malalaki na po ng kunti, yun po yung unang, yun po ang anak ng unang nanay na aking inilagay dito. Hindi kasi yun maingat mga kapatid pag naapakan niya po yung sisiw, hindi niya po tinataas yung kanyang paa. Kaya namatayan po talaga ng tatlo. So ayun, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid na pag may sisiw po, may pinugad po kayong sisiw at inahin, pag ganitong sit up po ang inyong nilagay mga kapatid, pag namatayan po siya ng isang sisiw mga kapatid, malalaman mo naman na yung ikinamatay ng sisiw na yun ay dahil po na naapakan ay mayroon po yung lalabas sa kanilang puwit. Yun. Kumbaga, nakikita talaga natin na mayroon pong pressure na nakadagan sa kanya. Kaya, pag ganun po mga kapatid, kahit isang sisiw pa lamang po yung namatay, ang iminumungkahi at ina-advise ko po sa inyo ay alisin na po yung nanay na yun. Kung may kasunod po na inahin na nagpisa, kagaya nito, ayan, yung pangalawang inahin na po yung aking pinadala sa lahat ng sisiw. Kasi maganda po siyang magdala ng kanyang sisiw. Maingat po siya sa kanyang paa. Ayan, kita nyo naman, oh. Ramdam nyo naman na talagang maingat po talaga siya. So, yung division dito, hindi ko na po ginamit kasi marami kasi yung sisiw.
Ilang piraso kaya ito? Ayan, kita nyo naman, ayan oh. Andun pa oh. Talagang marami po. Ngunit, sa ganyang sitwasyon kasi, mayroon naman po siyang pwedeng lukuban, ulimliman, nagagawa niya pa rin bigyan ng init yung mga sisiw. At ang iba kasi dyan ay malalaki na po ng kunti. Kita nyo naman, oh, may maliit pa. Ayan, tapos doon may mga malalaki na. So, yung mga malalaki, nagkabigay na kasi yun ng init. So, ayun, ganitong setup nga mga kapatid. Yun po yung posibleng yung ma-encounter na problema. Yun po ang madalas kasi na pinoproblema ng iba. Kasi nga, may mga inahin po na hindi po maingat sa kanilang paa. Ayun, kita nyo naman, maganda po kasi itong inahin na ito mga kapatid. Ayan, hindi niya po kinakakha yung pagkain, yung tubig. Ayan, kita nyo naman, 10:31 na po. Tapos kaninang umaga ko pa po yan pinakain. Maingat po siya sa kanyang sisiw mga kapatid. Hindi po siya basta-basta nang aapak ng sisiw. Liban doon sa yung inahin na nauna dito. Ayan, kasi namatayan po siya ng tatlo dahil sa apak. Ayun nga, kung inyong pabo, namatayan po ng isa, alis na agad mga kapatid. Ibalik nyo lang sa ganung sitwasyon na kung wala pong kasunod na naglimli, nagpisa, lagyan nyo na lang ng ilaw. Kasi mayroon po talagang inahin na ganun. Kumbaga, danghag. Ang kaunting update mga kapatid patungkol po sa ganitong sit-up. Ganito pong sit-up na kasama po yung nanay. Mayroon pong inahin na hindi po marunong magdala ng kanilang sisiw. So, posible ninyong ma-encounter. Kung ganun po, kung ganun mangyayari, kayo na pong gumawa ng paraan kung paano po at anong dapat gawin. Maraming salamat ulit sa inyong lahat mga kapatid. Hanggang sa muli, sa mga bago at ngayon lang nagawa sa akin channel mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. I-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!